Sa pagharap ng mga opisyal ng Commission on Higher Education kahapon sa budget hearing ng Kamara, sinabi ng komisyon na hindi na nila kakayanin na i-accommodate pa ang mga bagong estudyante na magre-request ng financial assistance. Ito ay sa ilalim ng Tertiary Education Subsidy Program o TES na ibinibigay sa mga estudyante na naka-enroll sa private schools sa mga lugar na walang state colleges at universities. Gayun din ang mga estudyante na kabilang sa mga pamilya na nasa ilalim ng Unconditional Cash Transfer Program. Base sa presentasyon ng CHED, wala ng pondong nakalaan para sa TES program sa ilalim ng 2023 proposed budget na binalangkas ng Department of Budget and Management. Ayon sa CHED, tanging ang mga dating benepisyaryo na lamang ang kanilang matutulungan at hindi nakakayanin pang suportahan ng mga bagong estudyante na mag-a-apply ng cash aid program. The funds are sufficient only to cover the continuing TES beneficiaries. Hindi po kami makakapagbukas ng new application. Wala naman po kami pondo para sa new applicants. So we can only commit to provide TES to the continuing TES beneficiaries for academic year 2022 to 2023. Sa pagtaya ng komisyon, aabot sa higit 200,000 mga estudyante ang maaapektuhan sa kawalan ng pondo ng TES program. Kaugnay nito, ipinunto naman ni Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel na dapat lamang tiyakin ng Kongreso na mabibigyan ng sapat na pondo ang CHED upang masuportahan ang pag-aaral sa kolehiyo ng mga mahihirap na estudyante. Kaya nararapat lamang, Madam Chair, no, na tiyakin natin yung sapat na pondo. In fact, dapat nga ay ma-reverse ang ganitong proposed na cuts sa financial assistance programs ng CHED. Nauna nang inianunsyo ng CHED na ititigil na ng pamahalaan ng Study Now, Pay Later program dahil marami umano sa mga estudyante ang hindi naman nakakabayad sa mga loan pagkatapos na makapag-aral. Paliwanag ni Commissioner De Vera, masyado nang mababa ang nakukolektang bayad ng gobyerno mula sa programa at aminado na hirap nang habulin ang mga may utang dito. The CHED has stopped the Study Now, Pay Later program because it is a Study Now, Pay Never program, Mr. Chair. The government was unable to collect because after the students graduate, government is unable to go after them anymore because if they don't get jobs after they graduate, how can they pay their loans? Sa kabila nito, ipinaliwanag naman ng CHED na maaari pa rin makakuha ng financial assistance sa mga estudyante sa ilalim ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o ang UNIFAST kung saan naglaan ang pamahalaan ng 1 bilyong pisong pondo sa programa. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.